te atrap niya yung mga dumi. Yung totally ang nagtatrap ng dumi. Hindi yung... na matatrap. They tend to grow. Oo. To a fungal or bacterial infection. Kung bacterial infection naman, nagagasgas yung lining. Oo. Tapos, pinagdudugo ng konti. Alam natin ang blood is a good culture medium. No? So, kahit anong itapon mo sa dugo, tutubo doon. Mm-hmm. So, doon nagsisumula po ang infection. Na kung meron siyang... So, mas masama pala, before, mas masama pala, Doc, yung linis ka na linis ng tenga mo. Huwag naman siguro po araw-araw. Oo. Paano ba ang paglilinis ng tenga, Doc? Siguro once a week lang po. Or you can visit your ENT siguro twice a year. Just to check kung sakaling merong ano, may problema. Ah, okay. So, ano, pero yung, kasi iba, ang ginagamit nila, cotton buds, o kaya yung, alam niyo yung pansandok na maliit, ng tutuli. Ano po tawag namin doon? Ceramine spoon. Oo. Eh, okay lang ba yung mga yan, Doc, na ikaw ay maglinis ng tutuli mo? Ano po? Okay lang ba na linisin mo yung sarili mong tutuli, Doc? O pabayaan mo na lang siya hanggang lumabas ng kusa? Minsan po kasi hindi po natin nakikita kung ano yung nasa loob ng tenga natin. Mm-mm. So, minsan napapalagin o kaya napapalalim yung ano natin. Yung linis. Yung paglinis. Oh. Kaya nagkaroon ng infection o kaya nagdudugo yung tenga tapos would lead to further problems. Mm-hmm. Okay. So, Doc, sabi mo nga, ang pwedeng pagmulan ng infection ay pwedeng nasaktan yung ating tenga o kaya nagkaroon ng bakterya. Yes, ma'am. Yes, ma'am. O, saan ang gagaling naman yung bakterya, Doc? Ang bakterya, kahit saan tayo pumunta, mayroong bakterya, hawakan natin, meron doon, tapos susundutin pa natin yan. Mm-hmm. Pero kung bakterial infection, galing yan sa sipon. Mm-hmm. Sipon? Sipon. Tapos sumisinga tayo, nagkakasok yung sa loob ng tenga, nagiging stale, nagiging tiyatawag namin otitis media. Mm-hmm. So, yung sipon, pag nag-humidity air kasi, it's supposed to be air, parang baga, hangin na ng laman. Pero pag sipon pumasok doon, tapos sumasakit na yung tenga, it can lead to a bacterial infection. It's what we call acute otitis media. Mm-hmm. Ito yung luga. Yes po. Oo. Yung luga naman, ang nangyayari, yung sipon gustong lumabas. Mm-hmm. Wala na ibang pwedeng labasan yan na pinakamalapit kundi doon sa tympanic membrane natin or eardrum. Mm-hmm. Pag yun gumawa ng butas, tapos lumabas yung sipon, it's what we call as layman terms yung luga. Mm-hmm. Tapos yun, kailangan na natin antibiotics. Kasi pag medyo napatagal, yung butas na yun, maaaring lumaki pa lalo or hindi na mag-umilom. Mm-hmm. Bakit yung iba, Doc, parang paulit-ulit? Yung kanilang otitis media? Ano po eh, may mga tao talagang sipunin. Mm-hmm. So, singa sila ng singa. Mm-hmm. Pumapasok yung sipon sa loob ng tenga. Mm-hmm. So, yun, gusto nung mabasa si Kwan, kaya laging, ano, kaya laging.